Hello, hello, hello. Char, bakit wala pang... Ayan, naka-live na po ako. No? Mag-invite lang po tayo para sa... My God, ang mga iglot. Diyos ko, day. Mga iglot, ha? Sobra na. Teka lang po. Tayo po ay mag-invite. Dahil ako po ay naloloka sa... mga statement ng mga hindi katoliko sa akin at hindi ko po ine-expect na ako po pala ay nasa hot list no ng INC 1914. So ayon, kalat na kalat po yung pangalan ko ngayon sa social media kaugnay po sa ibinabato at ipinupukol po sa akin ng mga INC 1914. So, naghihingi po sila sa akin ng statement kung ano daw po yung tunay na dahilan regarding po doon sa statement po ng INC 1914. So, let's talk about it, baby. Wait lang po. Ayan, wait muna tayo, no? Salamat nga pala kay Christian Ray Garcia for informing me regarding dyan sa YouTube channel. Well, doon sa YouTube channel na talagang ikinakalat ngayon ng INC 1914, na-shock ako, no? Kasi during that time, yung video po na YouTube nila, yun po ay kakapasok lang ng COVID-19 dito sa Pilipinas. At alam naman po natin na yung bago-bago pa lang ang pasok ng COVID-19, lahat po ay walang trabaho. Yan po yung panahon na naka-lockdown no, naka-lockdown yung buong Pilipinas. Ultimo yung mga fast food chain, tapos hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa hospital dahil nga sobrang tindi ng pakikibaka natin noon, no, pakikipaglaban natin noon sa COVID-19. Ayan yung mga panahon na kakapasok ko lang sa pandemya. Kaya kung nakikita po ninyo yung aura ko doon sa mga video, hindi pa po ako ganoon ka-transform pagdating sa Catholic Church. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung pagta-transform ko pagdating sa simbahang Katolika, hindi naman po yun agaran. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong background pagdating sa simbahan. Ang alam ko lang po noon is magdasal. Kasi nga, ako po ay humahawak ng mga adoration chapel, pero wala akong idea kung ano ba yung mga doktrina ng simbahan. Basta ang alam ko lang noon na gusto kong ipagtanggol ang simbahan sa mga umuusig laban sa Katoliko. Kasi nga, syempre, isa akong Katoliko at talagang ginawa ko naman yung best ko para maipagtanggol ang simbahan sa pinakamahirap na paraan. Kaya nga po, kung napapansin ninyo, napaka-straightforward kong magsalita kasi yung pinagdaanan ko po na pakikipaglaban sa iba't ibang protestante at lalong-lalo na sa mga bashers ng Katoliko ay hindi naman din po doon kadali. So, ang sinasabi po kasi doon sa video sa YouTube channel ng INC 1914, which is pinost ko po, na dahil ako daw po ay namatayan, isinumpa daw po ako ng ama. Ng ama, kasi daw po tinutulig sa ako daw ang INC 1914 regarding doon sa doktrina nila pagdating sa pagkain ng dugo, pagdating doon sa banal na halik, o kaya yung INC 1914 daw po yung tinutukoy doon sa loob mismo ng Biblia, na which is hindi ako talaga pumabor. So, ganito po yung nangyari, no, dahil nga po lockdown noon. Ang usapin noon, nung sa mga debaters, di ba, kay John Luna, kay Juan Logos, kay Ardine, kay John F. Kennedy, kay David Brave, Victor Magtanggol, yung mga kilalang written debater noon, kasi syempre, bago po ako nag-vlog, nagsimula rin naman po ako sa pagiging written debater. Siguro lahat naman po din ng mga magagaling na apologists ngayon, na Catholic apologists, ay nagsimula sa pagiging written debater. No, lahat naman talaga dadaan tayo sa pagiging written debater. Now, yung usapin na ikinakalat ng INC 1914, kasi maugong na daw po yung pangalan ko noon sa Central, no, sa Central ng INC 1914, kasi yung panahon ko po na yon, ako lang po yung kauna-unahan na ladlad, no, na ganito ang itsura, na lumalaban sa mga hindi Katoliko. Kaya yung mata ng lahat ng protestante sa akin nakatutok. Kaya lahat po ng bashers ng iba't ibang hindi Katoliko, maliban sa Muslim,
hindi po ako nakaranas ng pambubuli sa Muslim, pero lahat na po yan naranasan ko. Kaya ganito ako katapang magsalita. Kasi hindi po nila alam yung pinagdaanan ko bago ako marating yung ganitong emosyon na matigas. So yung panahon po ng pakikipagdebate ko noon laban sa mga tumutulig sa simbahan noon, ang ikinakalat kasi noon ng INC 1914, lahat daw, kaya daw po puro mga Katoliko ang tinatamaan ng COVID dahil tayo daw po ay isinumpa ng Ama. Dahil tayo ay tumutulig sa tunay na aral daw ng Diyos, yung Iglesia ni Cristo 1914. So ganito po yung nangyari dyan. Yung nakita ko yung mga statement ng iba't ibang hindi Katoliko pagdating sa pambabaluktot nila sa aral ng Katoliko, nagalit ako. At doon po ako nagsimulang mag-aral. Kaya nga po unti-unting nare-reform yung itsura ko eh. Kasi totoo po yun. Kapag kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka kamakamundo sa buhay mo sa nakaraan, kapag unti-unti mong napag-aaralan kung ano ang salita ng Diyos, hindi mo rin naman namamalayan na unti-unti niyang binabago yung puso mo. Unti-unti niyang binabago yung itsura mo. Unti-unti niyang binabago yung ugali mo. Hindi ka, yung noon at ngayon, mas malala ako noon. Talagang nakikipaglaban ako, wala akong pakialam sa sulpot, wala akong pakialam sa nararamdaman mo, basta maglalaban tayo. Ganon ako noon, na which is habang tumatagal na pinag-aaralan ko yung salita ng Diyos, unti-unti rin akong nababago. Pero hindi rin naman ganon kadali yung proseso ng pagbabago ko. Kasi yung panahon po ng COVID-19, na which is lahat ay lockdown, at ako ay bago-bago pa lang sa larangan ng pakikipagtuligsaan, no? Marami rin ako nakalaban na kapwa ko Katoliko, na which is talagang inaamin ko yan. Dahil during that time, yung mga CFD days, no, yung mga pumasok ako sa iba't ibang org noon, wala pa po akong isang taon noon, siguro mga 2-3 months pa lang akong nagtatry mag-vlog nung kinuha nila ako na umanib sa organization nila. Kasi ang sabi nila sa akin noon, San Rio, meron kang potential, pasok ka sa GC namin, na which is hindi naman pa ako napoprone na ganito pala sa larangan ng debate, na parang merong mga discrimination, na which is naiintindihan ko, kasi nga naman yung itsura ko noon talagang bongga rin naman yung nakasando lang ako talaga ng pambabae, talagang wala sa ayos yung pananamit ko. Kasi hindi naman ako aral noon eh, hindi pa matibay ang aral ko noon. Basta ang alam ko lang, yung nagbablog ako noon, lahat ng inaral ko pagdating sa dugo, pagdating sa banal na halik, pagdating sa aral nila na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Kung ano yung pag-aaral ko patungkol doon sa doktrina ng Iglesia ni Kristo at sa doktrina ng simbahan, yun yung inilalatag ko noon sa social media, na which is humakot talaga ng libu-libong komento. Nabura lang po kasi yung first account ko, actually etong account ko, ang daming account ko na pilit nilang sinunog. No, kung makikita ninyo yung first account debates ko, na which is si Father Darwin pa yung naging saksi noon, na doon pa nga sila Hamskiri, na nakikipag-ngaragan ako sa INC, anim sila, imagine ninyo, mag-isa ako, video call. First time ko yon na hindi ko talaga makakalimutan. So, yung pumasok yung COVID-19 noon sa Pilipinas, ang statement noon ng INC 1914, sa mga matatagal na pong written debater dito, ha, makinig po kayo kung natatandaan ninyo. Ang sabi kasi nila noon, tayo daw mga Katoliko ay isinumpa ng Ama. Kasi kaya daw maraming na COVID sa atin. Kasi ang COVID daw ay isang sumpa na ibinigay ng Diyos para sa ating mga Katoliko. Dahil sa taas at tindi ng COVID noon, sa hindi ko inaasahan kasi, isa sa mahal ko sa buhay ang nagkaroon ng COVID. And that time, ako ay nasa gitna ng pakikipagdebate noon. Talagang inilalaban ko ang simbahan. Namatayan po ako. Yung namatayan ako noon, kasi nga yung time na yon, ang dami kong edit sa mukha. Ang dami kong ine-edit nila yung kasi noon ang uso noon, GC at saka yung post at thread. Kapag nag-post ka sa thread, lahat ng mga protestante nando doon, kasi syempre walang trabaho lahat ng tao, 'di ba? So, ibig sabihin na dahil lahat ng tao ay walang trabaho, lahat ng protestante nasa Facebook, nasa social media. Kaya yung labanan noon, way back 2019 ata yon, na March 2019 sa pagkakatanda ko, kasi
nangyari yun after ng birthday ng mother ko, no? Talagang ang dami. Talagang nandoon yung mga death threats. Alam ng mga written debater yan, nakakilala ko yung mga death threats ko, nakakarating sa family ko. Kasi nga, nagbablog-blog ako, bakit ko daw inuusig yung ganito, yung ganyan. Which is, hindi ko naman sila inuusig. Hindi ko kinakailangan mangusig ng tao. Iba yung inuusig mo sa itinatama mo kung ano yung talagang aral ng simbahan. Kasi noon, ang nangyayari noon, binabaluktot nila yung aral ng simbahang Katolika. Kaya ang gagawin ko noon, dahil ako ay bagu-baguhan lang, ipinapaliwanag ko naman sa kanila kung ano ba talaga ang aral ng Katoliko na hindi naman ganyan ang itinuturo. So yung namatayan ako noon, salamat nga pala sa mga written debater na sumuporta sa akin during the hardest time ng buhay ko talaga, na kulang na lang magpakamatay ako noon kasi ayun yung namatayan ako, tapos gusto akong patayin. Tapos binabash at binubuli pa ako sa itsura ko, kapwa ko kapanalig man o hindi. Tapos nag-aaral ako, yung pressure pa sa akin noon na kailangan maipasa ko tong mga exam na to kasi naka-anib ako noon sa isang organization. Salamat po CFD Cebu. Yung pressure noon, halos hindi na ako natutulog hanggang sa bumigay na yung katawan ko. Ako na yung nagkasakit. Kaya po doon sa video ng YouTube nila, yung umiiyak ako, yun po yung mga time na wala po talaga akong trabaho. Alam po ng mga kaibigan ko yan na iyak at dasal lang yung pinangahawakan ko. Kasi nga po, yung dahil sa pandemya, no, lalo na po ako po ay isang independent, no? 16 years old, 15 years old ako, mag-isa na po akong namumuhay. Hindi na po ako nakasandal sa magulang ko. Kani-kanino po ako nakikitira para lang makakain. Kasi hindi po ako sanay na ako ay umaasa. Inaasa ko yung pamumuhay ko. Kasi ang akin, kinakailangan kong mabuhay para sa sarili ko. Kailangan sanayin ko ang sarili kong tumayo sa sarili kong paa. Kaya sa murang edad ko, talagang mag-isa akong bumubuhay sa sarili ko noon. Kaya yung namatayan ako noon, at very special sa akin yung taong yon, wala kaming pampalibing, wala kaming pamburol. Wala akong perang maibigay para man lang dun sa tao. Alam niyo po ba yung ginawa nila? Nagbunyi sila para pong may piyesta. Natuwang-tuwa sila dahil namatayan ako at nagluluksa ako. Ang sabi nila nun sa akin na kaya daw ako namatayan dahil sinumpa daw ako ng ama. Kaya daw nagkakaroon ng COVID yung family ko way back 2019. Dahil yan daw ay parusa ng Diyos para sa ating mga Katoliko, na which is dun ako nagalit. Kasi ang ipinaglalaban ko ay yung doktrina. Sana ilabas natin yung personal na pamumuhay ko, lalo na ang sariling pamilya ko. Hanggang sa inoferan po nila ako ng pera. Yun po yung totoo. Nag-offer sila sa akin ng money, at during that time, yung nag-offer sila sa akin ng pera, hindi ko po yun tinanggap. And to think, walang-wala ako noon kahit piso, pero inilaban ko ang faith ko. No. Ang pera nauubos. Diba? Ang pera nawawala, nagagastos. Basta't may trabaho ka, madali lang ang pera. Hindi naman kinakailangan maging milyon ang pera mo. Ang mahalaga, kumakain ka, at na i-provide mo yung pangangailangan mo para mabuhay. Enough na yon. Hindi natin kinakailangan pa ng labis. As long as kumakain ka sa araw-araw, okay na yun sa akin. Yun yung mentalidad ko talaga, na hindi ko kinakailangan ng sobra-sobra. Kailangan ko lang mabuhay. So yung sinabihan nila ako ng gano'n, na sinumpa ako ng Diyos, hanggang sa na-i-post ko yon sa first Facebook account ko, kung paano nila ako ino-opera ng pera, na which is idininay ko, ayoko ng pera nyo, ayoko nyan, hindi nyo na mabibili ang faith ko. Ginawa nila ako ng videos. At kung mapapansin ninyo, doon sa YouTube channel na ginawa ng INC 1940, no, ako daw ay pinarusahan ng ama dahil tinutubig sa ako ang INC 1940. Mali po yun. Kasi during that time po, marami pong mga taong namamatay dahil sa COVID. Marami pong biktima ng COVID noon, 'di ba po, umabot pa po ng milyon. Yun po yun eh, yung time na yun. At dahil ako noon ay mainit sa pakikipagdebate noon sa INC 1914, inirelate ngayon nila yung sitwasyon ko doon sa family ko. Na kaya daw po ganon ang nangyari sa akin, dahil isinusumpa daw ako, kaya daw po kami nagka-COVID. At doon po, na-open up na yung ibang member nila is naging biktima rin ng COVID-19. Na isang pagpapatunay na ang COVID-19 ay isang pandemya at sakit o disease, di ba, virus ito na pumapatay sa
kalusugan nating mga tao, hindi po ito ibinigay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbibigay para sa ikapapahamak ng tao. Hindi po ako naniniwala doon. So yung inignore ko po, yung offer nila sa aking pera, doon po nagsimula yung pambabash nila sa akin. Doon po nagsimula yung mga videos ko noon na may mga vlog-vlog ako regarding sa Catholic Church doctrines. Inedit nila ng inedit, pinutol nila ng pinutol at sinisiksikan nila ng mga memes. Kaya po yung video ko na makikita po ninyo ngayon, kalat po siya ha. Putol-putol po yung mga statement na yon na putol-putol po yung statement nila pagdating po dun sa pagkaka-edit na yon. At hindi ko po tinutulog sa yung INC 1914. Ang kine-question ko doon, yung kanilang mga maling aral. Kasi noon, hindi ka rin naman po matutuwa dahil napakatalamak yung pandalait nila sa kaparian. Talamak ang pandalait nila sa mga madre. Talamak ang pandalait nila sa mga CFD members. Talamak ang pandalait nila sa mga Catholic apologists. Nalabis akong nagalit. Nagalit ako kasi hindi na po tama yung pamamaraan ng pakikipagdebate nila. Ang gagawin nila, kukunin nila yung mga Facebook account namin, kaming mga Catholic during that time na nakikipagdebate noon sa mga threads, bababuyin nila yung mukha namin. Kung hindi nila bababuyin ang mukha namin, papasukin nila yung Facebook account ninyo, it's either susunugin o ihahack. Pag nahack yung Facebook account mo, ang gagawin nila dahil hawak nila yung Facebook account mo, magpo-post sila sa social media gamit ang Facebook account mo, tapos pagmumurahin nila yung mga Katoliko gamit ang Facebook account ng taong Katoliko na wala ring magawa. Kasi nung time na yon napaka-init ng labanan noon sa social media. Kaya ang ginawa nila noon, dahil mainit din ako noon sa social media, dahil ako nga po yung unang lantad, no? San ka naman nga naman nakakita, nakikipagdebate ang lipstick, pumuputok ang pagkapula, diba? So maraming nagtaasan ng kilay. At nakipagsabayan ako noon sa mga Catholic written debater. At puro lalaki ang mga kasama ko noon. No? Puro lalaki po ang mga written debater na kasama ko noon na kung asan ang mga bumabaluktot sa turo ng simbahan, nandoon kami. Nagkakaisa kami doon. Kaya ang noon ang labanan, isang Katoliko ang katapat mo, 10 Protestante, no? 10 hindi Katoliko. At halos lahat po ng mga Catholic apologists noon, lalo na yung mga written debater, nakatanggap po yan ng death threats. At hindi na po yun bago. Kaya yung nangyari po noon, yung umiiyak ako noon, hindi po yun dahil sa sinumpa daw ako ng ama. Normal sa isang tao na magluksa ka, namatay ka eh. Sa ka naman nakakita, namatayan ka, nagparty ka pa. No? Namatayan ako at nagluksa ako. Kaya yun po yung dahilan kung bakit sinasabi nila na ako daw isinumpa ng ama kasi namatayan ako at involved ang COVID-19. So, ibig sabihin po ba, lahat po ba ng INC 1914, hindi sila namamatayan? Lahat tayo ay namamatayan dahil tayo ay tao. Hindi naman po tayo immortal. At nagkataon lang po na sa gitna ng pakikipaglaban ko para sa simbahan, talaga pong dumanas ako ng matitinding hirap. Tinalikuran ko ang marangyang pamumuhay ko. Pinilit kong at sinikap ko nung nakilala ko ang simbahan. Nalaman ko kung ano yung mga do's and don'ts. Siyempre, hindi naman tayo pepwede na dahil nabasa mo yung do's and don'ts, ay kinabukasan agad-agad 100% ganun ka na. Lahat ng bagay ay may proseso. Ang bawat pagbabago sa tao ay hindi naman agarang yan napapatupad sa sarili nating mga pag-uugali. Dahan-dahan imumold ka ng Diyos na unti-unti mong nababawasan yung mga nakagawian. Mahirap kasing, mahirap baguhin yung nakasanayan mo eh. Diba? Halimbawa, nasanay kang kumakain ng baboy dahil nakita mo yung ginagawa ng mga tao kung paano patayin ng mga baboy, hindi ka nakakain ng baboy. Pero hindi ganun kadali magpigil na huwag kang kumain ng baboy. Ganun din po sa akin nung time na yon, dahil yung wala pang COVID at hindi pa po ako debater, laman po ako ng bar. Party goer po ako at napakaliit na bagay lang ng pera sa akin noon. Kasi syempre, noon alam naman po natin, bago magkaroon ng COVID-19, ang mga tao talaga more on partying. Diba? More on party-party, happenings, lalo na't kabataan ko noon.
Ganun po talaga ang ugali ko. Kaya yung pumasok ako noon sa simbahan at napasok ko yung larangan ng debate, nahirapan talaga akong mag-adjust. At yung habang nag-a-adjust ako, ayun naman yung mga panahon na inuusig ako ng mga tao na ikaw Sanrio, bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw Sanrio, ang ugali mo, ganito. Ikaw, ang dami na lang na ikaw Sanrio, kulang sabihin na lang nila, ikaw Sanrio, napakasama mong tao. Eh that time, 2 months pa lang akong kakapasok ko lang sa simbahan. 2 months pa lang akong nag-aaral ng doktrina ng simbahan. At ang gusto nilang mangyari sa akin, during that time, on the spot, pagising ko, huli na ako. Pagising ko, kinakailangan, banal ka na. Pagising ko, kinakailangan, straight ka na. Which is hindi ganon. Sa isang LGBT, lalo na isang katulad ko, hindi po ganon kadaling magbago ng ugali. Kung kayo ngang mga straight na babae at straight na ugali, eh, di ba? Hirap na hirap kayong tanggalin yung mga bisyo ninyo, yung mga pangit na ugali ninyo. What more pa ako? Ang gusto niyong baguhin yung kalooban ko eh, di ba? Pinipilit ninyo na pagising ko, kailangan perfecto na ako. At hindi lang po yan sa kapwa ko katoliko nararanasan, kundi sa lahat po ng Kristiyano, no? Mapa JW, mapa INC, MCGI, SDA, lahat po yata nausig na ako pagdating sa itsura ko at sa kasarian ko. Pero ganun pa man, hindi naman ako din kahit papaano nabalisa sa mga ginagawa nila sa akin. Kasi lagi ko nga pong sinasabi, ang Diyos at ako ang nakakaalam. Dahil kaming dalawa ang nag-uusap eh. Yung mga taong nasa paligid ko, napilit akong sinisira at winawasak. Chismis lang ang alam nila. Kaya nga kapag tinatanong ko, saan ninyo nabalitaan na ganito ako, na ganyan ako? Ang sasabihin nila sa akin, sabi ni ganyan. Ibig sabihin, hindi directly na ako mismo yung kinausap pagdating sa sarili kong pagkatao. Kundi si lahat sila ay hinuhusgahan ako dahil sa nakikita lang nila sa akin. Pero yung pinagdadaanan ko, yung emosyon ko, yung bigat ng kalooban ko, walang nagtanong ni isa na, Sanrio, madali ba magbago na ikaw dati kang party goer, ngayon nasa loob ka na ng simbahan, ikaw ay laman na ng simbahan, madali ba? Wala. Ang tangi lang nilang ginagawa sa akin, kung ano yung nakikita sa'yo, lalaitin ka, huhusgahan ka. Kaya po doon po sa video ko na kumakalat ngayon, viral po, ha? Viral yon. Nako, ha? Mga idlot. Nako, sobra na. Sobra na to, mga idlot. Nako talaga, nang gigigil ako. Yung viral video ko na sinasabi nila na nakarating na nga daw po sa Central na yung pagtutulig sa at pag-uusig ko sa mga INC 1914. I repeat, hindi ko po inuusig ang mismong INC 1914. Mali po yun. Hindi po ako never akong nang usig ng mga organisasyon na ganito yung grupong to, ganito yan o. Ang inuusig ko po sa inyo, yung mga maling paratang ninyo pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at yung mga maling aral ninyo na pilit ninyong ikinakalat mismo sa simbahan. At dapat po nating tanggapin na hindi po talaga maaaring magsugo ang Panginoon ng Pinoy dahil wala pong Pilipinong apostol noon. Ang apostol ay hindi po Pilipino para ang maging huling sugo ay Pinoy. Hindi po kasi talaga mangyayari yun. Kahit po magalit po kayo sa akin, wala po akong magagawa. Ayun naman po kasi yung totoo. No? At yung sinasabi ninyo na kayo yung tinutukoy doon sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo 1914 daw po yun, malabo din pong mangyari yun. Dahil ang mga alagad ni Cristo, hindi po kilala si Felix Manalo. Dapat po din natin yung tanggapin. Totoo naman po din yung sinasabi ko. Maaaring nakikarried away kayo sa turo ng sekta ninyo kasi nakaka-relate kayo, pero hindi po nangangahulugan na ito ay tama. At talagang mahihirapan kayo na mabigyan kayo ng special treatment sa Simbahang Katolika. Kasi alam naman po natin, sa Simbahang Katolika, marami po talagang matatalinong Katoliko na hindi nyo basta-basta pwedeng iligaw. At ang pagtuturo po sa Simbahang Katolika ay napaka-critical. Hindi po ito basta-basta na lang po na gumising ka, no, na gumising ka at sinabi sa'yo, ahli ka na, ministro ka na. Diba? Hindi, sa Katoliko po kasi hindi eh. Kahit magaling ka na, kahit na nag-aral ka na, hindi pa rin po yun magiging sapat dahil marami pong Katoliko ang mas malalim ang inaral. Hindi katulad po sa iba't ibang sekta, magaling ka lang magsalita, gumising ka,
Di ba? Magaling ka magsalita sa ibang sekta, gumising ka. Aba, may position ka na sa sekta nyo. Hindi po ganun sa Iglesia Katolika. Sa Iglesia Katolika, para marating mo ang isang posisyon na gusto mong marating, kinakailangan mag-aral ka. Hindi po pagalingan ng pagsasalita pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika. Kinakailangan mo munang dumaan sa matinding pag-aaral para mapatunayan mo na ang iyong mga sinasabi ay akma mismo sa doktrina ng simbahan. Unlike sa mga iba't ibang sekta, katulad po ng INC 1940 na umuusig po sa akin ngayon, actually, hindi nyo naman ako dapat talaga pinag-aaksayahan ng panahon. Hindi ko alam kung bakit threat na threat kayo sa akin na hindi naman ako theology yan. Pero yung ikakalat ninyo na si Kristo ay tao lang at hindi siya Diyos, hindi naman din ako papayag. No, hindi naman ako pwedeng manood bilang isang Katoliko. Natatapakan ninyo yung doktrina ng aming simbahan at lalong-lalo na yung pananampalataya ko. Magalit na kung sino ang magagalit sa akin, ganun talaga. No, ang labanan ng bawat hindi Katoliko laban sa Katoliko, dapat dun lang po tayo nakatuon sa doktrina. Kapag hindi natin kaya yung kalaban natin, huwag mo laitin. Kasi napaghahalata ang napakahina ng presentation mo. Ang taong may malakas na presentation, ang taong may matibay na presentation, hindi mo kahit kailan ipe-personal attack. Pero yung ginagawa sa akin kasi ng mga iglot, lahat edited, videos ko edited, putol-putol, chop-chop para mapagtibay ang isang pangungusap, kinakailangan iba-iba yung pinagpapapasok. Gayon din po pagdating sa mga messenger, pagdating sa pag-PM o written debater, puputulin nila yan. Tapos bubuuin nilang isa para maging isang istorya na which is mali. Pinuputol nila kung ano yung kabuuan ng pag-uusap, kukunin lang nila kung saan siya pwedeng ipasok para maging mali yung statement ng isang Katoliko. Kaya sa sobrang galit sa akin noon ng INC 1914, ginawa nila ako ng maraming videos na dumating ako sa point na bagsak na bagsak ako kasi COVID-19, na namatayan ako. Tapos, dun sa namatayan ako, wala pa akong trabaho kasi lockdown ng buong Pilipinas, hindi ka pwedeng lumabas. Ayan yung wala pa tayong quarantine pass noon, basta bawal ka lang lumabas. Tapos, inuusig ako ng kapwa ko Katoliko kasi ang itsura ko daw, ganito ang itsura ko, ganyan. Anong magagawa ko? During that time, 2 buwan pa lang akong debater, hindi ko alam kung ano ang environment na pinasok ko, inaaral ko pa lang. At yung pumasok yung COVID-19 dito, lumaki ako na nagpa-party. Lumaki akong mag-isa at ang kinabubuhay ko that time is gumimik ng gumimik dahil ang mga kaibigan ko may kaya sa buhay. Hindi naman ako 100% nakagaya ninyo na pag namatay yata kay diretso kayo langit. Hindi ako ganun. Hindi ganun ang personality ko nung pinasok ko ang simbahan. At lagi kong sinasabi sa kanila na ang bawat proseso na nakikita nyo sa akin ay hindi pa pwedeng pagising ko. Straight na ako. Hindi ganun yun kadali na hindi matanggap ng ibang Katoliko. At nung time na yun talaga, mag-isa akong lumalaban. Kaya di ba ang sinasabi nga ng ibang tao sa akin, itong si Sanrio mayabang, itong si Sanrio ma-pride, itong si Sanrio gayto. Hindi nyo alam ang pinagdaanan ko kung ilang beses kang muntikan ng mamatay dahil pinapapatay ka. Na ang buong pamilya ko tumatanggap ng death threats, ang sasabihin sa akin, Sanrio, paglabas mo may riding in tandem dyan, mag-ingat ka, babariling kita sa ulo. May mga nagbigay ng death threats sa pamilya ko na, Sanrio, tandaan mo, ilang araw ka na lang. Sanrio, bakla. Sanrio, ang kapalang mukha mo. Sanrio, wala kang karapatan. Mapakatoliko man o hindi Katoliko, yan ang inaalmusal ko sa loob ng halos 2 taon. Diba? Sa halos 2 taon, na wala akong alam sa doktrina ng simbahan noon, na hindi ako nakikipagdebate, na ang tanging alam ko lang noon ay magkaroon ng contribution sa simbahan na ito ang statement ng ating simbahan pagdating sa doktrina, pero minamasama ng ibang tao. Na kahit kailan wala akong minura sa mga nakakatunggali ko, na hindi ko alam, sinasabi nila sa akin, ma-pride ako. Tapos nung sasabihin ko sa kanila, sino bang pumapasok sa thread ko? Sino bang unang nanlalait sa akin? Sino ba ang nagsasabi sa akin, ikaw bakla ka? Bakit ba ako laging nasasangkot sa issue? Dahil kayo naman ang nagsisimula. Hindi ang personalidad ko at ang ugali ko, hindi ako basta-basta nagsasalita doon sa mga taong wala namang ginagawang masama. Kaya ako nagre-react dahil kayo ang nagsisimulang pitikin ako. Kayo ang nagsisimulang atakihin ako. Hindi ko ugali na panonoodin kita habang winawasak mo ko.
ikaw ang nagsimula, tapusin mo. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga tao na naipopost ko sa thread ko dahil sa dami nga naman nila, dahil nagsimula yan sa pandalait nila sa pagkatao ko na akala mo sila ang mga tagahukom pagdating sa araw ng paghukom ng Diyos na sila yung nakahilera doon na ako yung huhusgahan nila na ako ba ay mapupunta sa langit, ako ba ay mapupunta sa impyerno. Yung mga taong yan na panay ang lait sa akin during that time, nagkaisa. Ngayon, ang ikinakalat nila si Sanrio, mapray, si Sanrio hindi ganito, si Sanrio ng ganyan. Pero tanongin ninyo, sino ba nagsimula? Sila. Hindi ko kahit kailan naging ugali na yung mga taong nananahimik, bigla na lang akong sisingit. Bigla na lang ako magsasalita ng mga bagay na hindi maganda. Lahat ng mga laging laban ko sa mga threads ko, mapaprotestante man, mapakatoliko, sila naman ang nagsisimula ng apoy. Sila yung nagsisimula ng laban. Ngayon, kapag lumaban ako at hindi na nila kaya kung paano ako mag-deliver ng pananalita, sasabihin nila mayabang ako. Sasabihin nila ang pride ko. Kapag hindi na nila kaya talaga, sasabihin nila bakla ka. Hindi ka makakapunta sa langit. Ganun doon na pupunta yun eh. Hanggang sa yung mga issue na yan dahil sa sobrang dami ng umuusig at tumitilig sa akin nang hindi ko naman sila inaano, nagkampi-kampi sila ngayon. Dahil marami sila na hindi ko alam kung bakit masyado silang mapapapel sa mga thread ko, na hindi ko naman sila talaga literal na kilala. Nagugulat na nga lang ako sa iba, nakapost ako. Yung iba nga nilalive pa ako, no? Puro pandalait. Na hindi ko maintindihan bakit nila ako ginaganon. Tapos kapag lalaban ako, sasabihin sa akin ang sama ng ugali ko. Bakla ka, hindi ka karapat-dapat sa paningin ng Diyos, gayto yung itsura mo, ganyan itsura. Diyos ko, taong simbahan ba ako? Pumasok ako dito sa mundo ng simbahan, hindi ako mataong simbahan. At ang pagbabago ng isang tao, ito ay may proseso. Hindi ka pwedeng gumising ka, kinabukasan, glorified body ka na. Na Carlo Acutis na ako. Hindi ako perpektong tao, hindi perpekto ang nakikita ninyo sa akin. Kaya kung sino man ang nakakaalam, pagdating sa nararamdaman to, ang Diyos yun, kaya wala kayong karapatang sabihin ang do's and don'ts pagdating sa akin. Pero ang nangyayari, masyado kayo, ang sa sobrang righteous ng mga tao, sa sobrang iniisip nilang sila ay magaling sa doktrina, sila ay magaling sa simbahan, sila ay ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Hindi nyo napapansin, nakakapanghusga na kayo sa sobrang banal na tingin na ninyo sa mga sarili ninyo. Sa sobrang tingin ninyo sa sarili ninyo na kayo ay banal, kayo ay nagro-rosary araw-araw, kayo ay nagsisimba araw-araw, hindi nyo namamalayan ang mga sarili ninyo, nakuusig na kayo ng tao, hinuhusgahan nyo na yung pagkatao ng bawat taong nakikita ninyo. Araw-araw ang tao ay nagkakamali. Araw-araw ang tao ay nagkakasala. Pero sana ang lagi nating titignan doon, kung gaano siya nagsisikap magbago. Hindi yung makakita ka lang na nakita mo itong isang taong ito na nakapagsinungaling isang beses, kulang na lang ihagis mo sa apoy ng impyerno na ikaw na talaga ang kukunin ni Jesus para hukuman lahat ng sansinukob dito. Na which is mali. Ganun po yung nangyari sa akin sa lahat ng mga protestante, di katoliko at kapwa ko katoliko. Naging laman ako ng iba't ibang threads, ng iba't ibang pages and groups. Naging tampulan ako ng chismis, naging tampulan ako ng mga marites dyan, nilait ang buong pamilya ko, binigyan ng death threats ang mga pamilya ko, kasama ako. Hindi, pero kahit kailan, hindi ninyo nakita kung ano ang mga sinasakripisyo ko para sa sarili ko. Ang talikuran mo ang laman, ang talikuran mo ang panlalaki, hindi ganun kaliit na bagay yon sa isang LGBT. Pero pinagsusumikapan ko, hindi nyo nakikita yon. Ang talikuran ko yun, nakagawian kong pananamit. Hindi ga ako ganito magdamit. Baka pag nakita nyo ang katawan ko, sabihin nyo, wow, ulam. Pero napakahirap nun sa akin. Ang talikuran ko yung nakagawian kong pananamit, hindi ninyo nakita yun. Buti nga, ngayon nakikita nyo, lipstick na lang ako eh, kasi napaka-pale ng dabi ko. So gusto ko maging, kahit man lang sa lipstick, maging blooming naman ako. Kasi hindi naman, ayoko naman na magsasalita ako, na parang makikita nyo naman sa akin, parang banal naman masyado. Diba sabi nga ni Lord, kung ikaw ay maglilingkod, wag mong ipahalata. Relax ka lang, kumalma ka. Kasi hindi naman din nakakamatay yung pagli-lipstick na to. Hindi naman to nagdudulot ng mortal sin. As long as hindi ko naman to ginagamit para akitin lahat ng katoliko na landiin nyo ko. Kapag li-lipstick ko, hindi ito dahil sa sinasabi kong babae ako. Ang pagli-lipstick ko ay hindi ko naman din sinasabi na ito ay pambabae, babae na ako.
Kaya po ako nagli-lipstick. Gusto ko naman din maging mukhang presentable. Kahit eto man lang ibigay nyo na sa akin. Kasi wala naman din akong nakikita na kapag nag-lipstick ka, sa impyerno ka pupunta. Kahit manood po kayo ng Debaters Convention, shout out nga pala kay Kuya Camacho ng SDA. Tanungin nyo po kung nagli-lipstick siya. Lalaki yon, may asawa yon. Nagli-lipstick siya. Bakit? Para naman kahit papaano, hindi ka naman maputla, tignan, o hindi ka naman malungkot tignan. May kulay ka, di ba? Pero lahat na lang ng detalye sa sariling katawan ko, lagi niyong sinisitasan. Sana, ang tingnan ninyo kung paanong nagsisikap ang isang tao para magbago. Hindi ganun kadaling magbago. Kaya nga hiyang-hiya ako sa mga Katolikong umuusig sa akin eh. Kaya nga for sure, kapag pumunta rito si Kristo, baka ako lang ang maiwan kasi lahat kayo, taga-hukom na. Lahat kayo hinuhukuman niyo ko. Sa dami ng mga nagawa kong achievements sa iba't ibang organisasyon, kahit kailan, hindi ko nakita na San Rio salamat. Bagkos inusig pa ako, hindi ko alam kung bakit ganon. Kapag ako pumapasok ako sa iba't ibang organisasyon, binibigay ko yung best ko. Ang hindi ko nang nagugustuhan, yung hahawakan ako sa leeg. Ayoko nang dinidiktahan ako sa kung ano yung gusto kong gawin. Huwag mo kong kokontrolin. Sabihin mo sa akin yung mga pamantayan ninyo. Ipaliwanag mo sa akin. Kasi ganun din naman yung ginagawa ko. Ipinapaliwanag ko din naman din na pasensya na po. Kasi hindi naman din ganun kadali na sasalo ka ng mga pandalait sa sarili mo. Tapos sasabihin sa'yo, deadma ka lang. Hindi ganun kadali na mumurahin ka at papatayin ka ng mga tao, sasabihin sa'yo, humility. Hindi ganun kadali na makikita mo ang nanay at ang tatay mo minumura ng iba't ibang protestante. Gayun yung iba pa, katoliko mismo, nasasabihin sa'yo magpakumbaba ka. Hindi ganun kadaling hawakan ng emosyon. Kasi sa inyo parang napakadali eh. Na San Rio magpakababa ka, San Rio humility. Dahil hindi ikaw yung natatapakan. Dahil hindi ikaw yung nasasaktan. Kaya napakadali sa inyo na kayo na wala sa position ko during that time na magsabi sa akin na magpakumbaba ka. Pero kahit kailan hindi ninyo nakikita ang mga ugali ninyo. Diba? Walang nakakakita sa mga pinaggagawa ninyo. Ang alam nyo lang si San Rio mayabang, si San Rio mapagmataas, si San Rio bakla, si San Rio ganito, si San Rio ganyan, makasalanan. Kahit kailan ba, meron ba nagsabi sa inyo, San Rio kahit ako ganito, San Rio kahit ako ganito, sinikap ko. Ganun dapat eh. Diba? And I'm so blessed and I'm so proud na hindi ko pinagsisisihan yung mahihirap na bagay na pinagdaanan ko, kagaya ng INC 1914. Actually, ang INC 1914 ang nag-mold sa akin paano ako maging matapang. Yun ang malupit na katotohanan. Iniisip ko noon na ang pagiging matapang ko, ang pagiging masigasig ko sa pag-aaral, makukuha ko to sa mismong simbahang Katolika. Pero hindi. Nakuha ko ang sigasig ko sa pag-aaral dahil sa pang-uusig sa akin ng mga hindi Katoliko. Sila ang nagbigay sa akin ng fuel na kinakailangan ko pang mag-aral. Ang inspirasyon ko para mas lalo akong maging bihasa sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Ang inspirasyon ko para mas lalo akong maging matatag para ipaglaban ang katuruan ng simbahan dahil yan sa mga umuusig sa akin na hindi Katoliko. Kaya nga kung papansinin ninyo, kalimitan sa mga kaibigan ko ay hindi Katoliko, kundi mga hindi Katoliko talaga. Marami akong mga kaibigan na Muslim, INC, MCGI, SDA, Born Again lalo, ang dami ko sa mga kaibigan, na bagamat magkakaiba kami ng pananampalataya, pero hindi nila ako inuusig na ngayon. Usually, ang umuusig sa akin talaga kapwa ko Katoliko. Bakit? Kasi hindi ninyo matanggap na may mga taong hindi perpekto sa nakikita ng mata na kayang magkaroon ng achievements. Yun lang naman yun eh. Hindi ninyo matanggap na dahil kayo ay straight na lalaki at straight na babae, hindi kayo makapaniwala na merong isang uusbong dito na hindi perpekto sa nakikita ng mata na kaya ang ginagawa ninyo. Kaya ang nangyayari, kayo na mga dati kong nakalaban sa thread, kayo na dati kong nakausap at naipaliwanag ko yung side ko na hindi nyo matanggap yung mga statement ko, nagtulong, nagsama-sama kayo. Hanggang sa lumaki yung mga boses ninyo at ikinalat ninyo na ang pamamarita na si San Rio ganito, si San Rio ganyan. Pero kahit kailan, wala man lang naka-appreciate sa akin sa mga achievements na nagawa ko para sa simbahan.
Hindi ninyo alam during that time 2019 kung paano ko nilalabanan ang anxiety dahil sa ginagawa sa akin ng hindi katoliko para lang maipaglaban ko ang doktrina ng simbangan. Pero imbis na makakuha ako ng suporta mismo galing sa inyo, nilait nyo pa ako. Tapos sasabihin nyo sa akin, pagdating ni Kristo, kayo maliligtas, ako hindi. Sino ngayon ang mas papanigan ng Panginoon? Ako, na kahit ganito ang kalagayan ko, sinisikap ko na maging mapansin man lang ako ng Diyos na, Lord, pasensya ka na, hindi ko kaya eh. Eto ako eh. Sorry, Lord. Pero sinisikap ko na kahit man lang isang sulya, pasulyapan mo ko. Kaya nga sa totoo lang, inggit na inggit ako sa inyo eh. Kasi pinanganak kayong street. Pero sana intindihin ninyo yung emosyon ng mga LGBTing kagaya ko. Hindi ito ganun kadali eh. Puso eh. Ang pagiging LGBT ko, puso, kasama ang puso dito. Hindi ito parang sipon, naiinom ako ng ni Yusef. Magaling na. Hindi, puso to. Lalabanan mo yung sariling kalooban mo. Hindi katulad sa inyo, komportable kayo sa pananamit, komportable kayo sa pananalita ninyo, komportable kayo sa lifestyle ninyo, masaya kayo sa sinusuot ninyo. Kami, ang gusto nyong baguhin sa amin, yung sarili naming pagkatao. Ang usapin pagdating sa simbahan, huwag kang gagawa ng mortal na kasalanan. Yun lang naman yun eh. Diba? Kahit ano ka pa, as long as hindi ka lumalabag para magpunta ka at humantong ka sa mortal na kasalanan, wala akong nakikitang mali sa ginagawa ko. Na dahil kayo ay straight na lalaki at straight na babae at hindi ninyo matanggap kung ano yung nagiging achievement ng hindi tama sa mata ninyo, pero wala naman kayong sapat na basingan na dapat nyo akong husgahan. Diba? Ang ginagawa ninyo, nilalait ninyo ako. Hanggang sa dumami kayo ng dumami at pinamalita ninyo sa bawat katoliko, sa bawat organisasyon na si San Rio, ganito, si San Rio, ganyan, pero hindi naman nila ako kilala. Kaya ako, nagpapasalamat ako, kahit na ako ganito, maraming mga LGBT ngayon, kung papansinin ninyo, kumpara noon sa ngayon, ang naglalantaran na sa social media at inilalaban ang simbahan. Maraming mga LGBT noon na takot lumantad at labanan ang mga hindi katoliko na ngayon ay lumalaban na sa pamamagitan ko. At yung sa pamamagitan ko na yon, hindi ko yun basta-basta gumising na lang ako at sinabi kong good morning everyone. Lagi akong dumadanas ng matitinding pang-uusig sa tao. At yung bawat pang-uusig na yan, dahil sa sarili kong itsura sa kasarian ko, ginagamit ko to bilang isang malaking kayamanan na maibibigay ko sa bawat katolikong LGBT na kahit ganyan ka, please defend the Catholic Church. Dahil ang pagiging defensor ng simbahan ay wala lang sa street na lalaki at sa street na babae. Basta tao ka, may karapatan kang maging defensor ng simbahan. At hindi ko kasalanan kung may mga straight na lalaki at may straight na babae akong natatapakan at kung hindi ninyo matanggap na nagkakaroon ako ng achievement kahit na ako ay ganito, problema nyo na yun. Kaya kahit anong sigaw ninyo sa paninira ninyo sa akin, protestante ka man o hindi, wala akong magagawa. Hindi ako pinanganak dito para ang lahat ng tao sa paligid ko ay i-please ko. Pinanganak ako dito para sambahin ng Diyos, papurihan ng Diyos, at ikalat ang kanyang salita. Nasa sa inyo yon kung tatanggapin ninyo yon, yung salitang yon, paggaling sa akin. Pero hindi ko kahit kailan magiging obligasyon na lahat na lang ng tao dapat ma-please at i-please ko. Hindi ko yan trabaho. Ako ay may kahinaan, inaamin ko. Pero nagsusumikap ako na mapakinggan ng Diyos ang daing ko na Lord, walang LGBT na gustong maging LGBT. Sino ba naman ang gusto na LGBT ka, hindi ka seseryosohin ng lalaki, peperahan ka ba? Sino ba naman ang gusto na maging LGBT ka, hindi ka nabubuntis? Sino ba naman ang gusto na maging LGBT ka, araw-araw bigo ka sa pag-ibig? Wala. Dahil ang pagiging LGBT, hindi naman ito kaugnay sa pakikipagtalik lang. Na kapag nakita ninyong, ay bakla to, sex to agad, hindi. Ang pagiging LGBT ng isang tao, nasa puso yan. At ang puso ng tao, hindi naman yun agad-agad na babago. Maaari na magbabago yung isip mo pero ang kalooban mo andun pa din. Kaya hindi dapat na dahil ako ay isang LGBT at marami akong straight na natatapakan, ay si San Rio ang kapal na mukha bakla ito. Diba? Kaya yung mga nagsasabi dyan na mayabang ako, mapagmataas ako, hindi nyo alam ang pinagdaanan ko sa pakikipaglaban ko sa debate.
Wala ni isa kayong naging ambak para palakasin ang loob ko. Wala ni sino mang mga taong nakapaligid sa akin ngayon ang sumuporta sa akin para palakasin ang loob ko. Ang pagiging matapang ko ay nakuha ko sa sarili ko lang mga paa at pagsisikap. Buti nga kayo may mga kaibigan kayo eh. Ako, yung bago ako, magmula sa pag-aaral at pagsasaliksik ko kung ano ba talaga ang doktrina ng simbahan, mag-isa akong nag-aaral. Lahat halos ng mga tao ayaw akong turuan. Bakit? Bakla ako. Yun ang totoo. Kaya yung bawat achievements ko, pagdating sa pakikibaka ko, pagdating sa ating simbahan, pinaghihirapan ko ng mag-isa yan. Kaya walang sino man sa inyo ang may karapatan na husgahan ako at sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin dahil wala kayong inambag kahit na piso sa kung anuman ang tinutungtungan ko ngayon. Wala ni isa sa inyo ang may karapatan kung ano at sino ako pagdating sa paningin ng Diyos dahil wala kayong alam pagdating sa nararamdaman ko, pagdating sa pagkatao ko. Tanging ako at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya sa, maging ang mga INC 1914 o kahit ano pang mga sekta yan na feeling nila sila ay banal, sila ay kalugod-lugod sa Panginoon, walang sino man ang nakakaalam kung saan ka pupunta. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang mga baho ninyo. Dahil may mga tao na hindi nyo alam, magaling lang magdala, pero bulok ang nasa loob. Ang tao parang isang nicho. Maganda sa labas, bulok sa loob. Kaya walang sino man sa inyo ang dapat nang huhusga, mapa-LGBT, LGBT man o straight ka man, basta't ikaw ay tao, may karapatan kang dumepensa sa simbahang Katolika. Hindi kayo Diyos para diktahan ninyo ang tao kung ano ang dapat at hindi dapat. Hayaan ninyo ang banal na Espiritu Santo ang siyang kumilos sa bawat tao kung paano nila gagampanan ang inuutos ng ating Panginoon. Yun ang tunay na naglilingkod sa simbahan. Gumagabay, hindi nang uusig. Binibigyan mo ng payo para magbago, hindi mo nilalakip. Inaalis mo sa kumunoy, hindi mo nilulubog para mas umangat ang mga pangalan ninyo. Sa dami ninyo, lalo na sa kapwa ko Katoliko, na gusto akong pabagsakin, pinababagsak nyo ako, hindi dahil sa nagsasalita ako para sa simbahan. Pinababagsak ninyo ako dahil gusto nyong patunayan sa lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo na kayo ay magaling na mangangaral ng simbahan. Isang salita lang ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang isang taong may masamang intensyon sa kapwa-tao, kahit kailan, hinding-hindi magtatagumpay. Maraming pong salamat sa inyong lahat at ito po ang kabuuang statement ko pagdating doon po sa kumakalat na video ko, YouTube video ko sa INC 1914 kung bakit po ako nag-iiyak doon dahil po ito sa COVID-19. Ako po noon ay apektado at ang pamilya ko, kaya po ako nagluluksa na ang pinalalabas po ng INC 1914, ako daw po ay isinumpa ng kanilang ama dahil inuusig at tinutuligsa ko ang aral ng Iglesia ni Cristo 1914. Maraming salamat po. God bless you. Mahal na araw po ngayon. Kaya po bawas-bawas po tayo ng masasamang ugali natin ngayong araw ng Semana Santa. Bye-bye!